Okay guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ang the making of Carlos Yulo. Kung wala tong dalawang importanteng taong to sa buhay ni Carlos Yulo, walang Carlos Yulo ngayon at walang 2 Philippine gold medals na natanggap si Carlos Yulo. Sino ang mga to? Unang-una ay si Miss Cynthia Carrion. Ang pangalawa naman ay si Coach Munihiro Kugimiya. So balikan natin kung papaano nagtagpo-tagpo itong mga taong to. Parang kumbaga isa itong kwento ng destiny na nakatalaga para kay Carlos Yulo. So bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino si Miss Cynthia Carrion. Okay, si Miss Cynthia Carrion ay nanilbiyan bilang isang commissioner ng Philippine Sports Commission noong 2000 up to 2003. Naging undersecretary din siya ng Department of Tourism. Tapos naging director siya ng Philippine Commission on Scuba Diving at naging chief operating officer ng Philippine Tourism Promotional Board. And from 2011 naman to the present, siya ang president ng Gymnastics Association of the Philippines. Okay, balikan natin kung paano niya naman nakilala si Carlos Yulo. Na-meet ni Ma'am Cynthia Carrion si Carlos Yulo noong 7 taon pa lamang to nang dalhin siya ng kanyang lolo sa Rizal Memorial Sports Complex. Mahilig magtatumbling si Carlos. Ngayon, gustong malaman ng lolo niya kung may pag-asa ba tong apo niya sa gymnastics. Kaya niya dinala doon. At doon niya unang nakita si Miss Cynthia Carrion. Naikwento niya na nakita niya si Caloy na noon ay wala pang pumapansin. Kinakitaan niya ng talento si Caloy. Kaya, kilala ni Miss Cynthia Carrion si Munihiro Kugimiya na isang coach galing sa Japan. So, ang ginawa niya, binayaran niya si Kugimiya para sa loob ng isang taon para i-coach si Carlos sa gymnastics. So, yan yung kwento kung paano nakilala ni Ma'am Cynthia Carrion si Carlos Yulo. At ang mga sumunod ay history na. So, panoorin po ninyo itong video ito. Napakaganda. Dito nagsimula ang the making ni Carlos Yulo. Dahil sa dalawang taong ito, kung wala itong dalawang taong ito, wala si Carlos Yulo. At wala tayong gymnast na mahusay sa Pilipinas. Panoorin po ninyo ito. Isa po itong documentary video na ang mismong nagbibideo ay si Coach Munihiro Kugimiya at ikinwento niya kung paano nagkaroon ng isang Carlos Yulo. Pahabol po pala, bago natin tuloy yung kwento. Si Miss Cynthia Carrion ang siyang in charge sa paghahanap ng lahat ng funding ni Carlos para magkaroon ng katotohanan ang kanyang gymnastics career. Ang gastos ni Carlos na papunta ng Japan, lahat-lahat ang naghahanap ng source ng funding niyan ay si Miss Carrion. At isa pa pala, isa pa. Si Coach Kugimiya naman ang dahilan para matuto ng gusto si Carlos sa gymnastics. Lahat ng discipline, lahat ng talent at lahat ng skills itinuro ni Coach Kugimiya sa kanya. So, tuloy tayo. Ito ang Olympics Training Center sa Tokyo sa bansang Japan. Dito nagsasanay ang pinakapili at pinakamahuhusay ng mga atleta ng bansang Japan. Kapag bakante ang training center, may dalawang tao lamang na nagsasanay sa pasilidad na ito. Tama, yan ang batang si Carlos at ang kanyang coach na si Munihiro Kugimiya. Maliksing kumilos si Carlos na parang bola, ngunit halatang hilaw pa sa pagsasanay para sa kompetisyon. Ngunit kinakitaan siya ng potensyal ni Kugimiya bilang isang mahusay na manlalaro. Si Carlos at Coach Kugimiya ay nagkakilala 4 na taon na nakakaraan mula nang ipadala si Coach Kugimiya sa Pilipinas bilang kinatawan ng Japan. Naniniwala ang guro na pag nagsanay sa Japan si Carlos ay mabubuo nito ang kanyang buong potensyal. Sa Pilipinas, si Carlos ay kinikilala bilang isa sa pinakamahusay sa larangan ng gymnastics. Mula nang magsimula si Carlos bilang isang gymnast ng 7 taon niya, siya na ay nakaipon ng 150 medalya.
Ngunit ang pasilidad sa Pilipinas ay sadyang sira-sira na at wala na sa tamang kondisyon. Ang mga kagamitan sa training facilities ng Pilipinas ay sadyang luma na at matagal nang idinonate ng government at pinagtsatsagaan lamang ng mga atleta. Wala pang Pilipinong gymnast ang nakapasok sa Olympics makalipas ang 50 taon. Dahil sa kagulang sa gamit, mahirap na ma-develop ang isang atleta sa kanyang wastong potensyal. Sinabi ni Carlos na pakiramdam niya ay kulang siya sa motibasyon, pero ang goal niya ay manalo sa Olympics. Kahit anong kulay, kinto man ito, silver o bronze. Nakitira si Carlos sa simpleng bahay ni Coach Kugumiya. Magkasalo sila sa pagkain, magkasamang naglalaba, at magkasamang gumagawa sa trabahong bahay. At may iisa silang goal, ang maging isang Olympic athlete, si Carlos Yulo. Nagkaroon ng maliit na problema dahil sa pagiging mahiyain ni Carlos, ito ay nahihirapang makipagkomunikasyon sa ibang mga kapwa-atleta. Upang ma-develop ni Carlos ang kanyang communication skills, ay hinikayat siya ni Coach Kugumiya na gumawa ng diary sa kanyang mga araw-araw na ginagawa. Watashi wa sukoshi iyasu. Bago matapos ang araw, iisusumite niya ang diary sa kanyang coach at pag-aaralan nilang dalawa ang kanyang sinulat. At doon naman ay papaliwanag ni coach ang kanyang mga kakulangan at upang ito ay kanyang maintindihan. Ang pagiging mapag-isa ni Carlos minsan ang siyang nagiging dahilan kung bakit ito bumabagal sa kanyang pagsasanay. At minsan, pag ito ay pumapalya, ito ay kusa na lamang sumusuko at titigil sa kanyang pagsasanay. What do you think? Bagat kayo? Minsan na inatanong siya ni Coach Kugumiya kung anong kulang bakit siya pumapalya. At ang kanyang simpleng sagot ay kulang po ako sa motibasyon. Kaya anong dapat mong gawin? Kailangan ko pong palakasin ang aking motibasyon, ang kanyang sagot. Ang mahigpit na alituntunin ng training at kakulangan sa pakikipagkomunikasyon ni Carlos ay lalong nagpalala upang itago na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Nasabi ni Coach Kugumiya sa kanyang sarili na pag si Carlos ay nag-focus, ito ay kahanga-hanga. Ngunit hindi niya pa ito mahanap sa kanyang sarili. Ito'y patuloy niyang susuportahan hanggang ito ang kusang sumuko. Nangako si Coach Kugumiya na gagawin ang lahat upang maging matagumpay si Carlos. At ito lamang ay susuko kung si Carlos na ang susuko sa kanyang pagsasanay. Ang bayan ng Chofu na di kalayuan sa Tokyo. Malapit nang pumutok ang bukang liwayway. Gising na si Coach Kugumiya at nagsisipilyo nito ng kanyang ngipin. Tumutunog na ang alarm clock ngunit wala pa rin senyales ng pagbangon mula kay Carlos. Kaya nagpa siya ng sumilip si Coach Kugumiya sa kwarto ni Carlos. Oh, kumusta? Buhay ka pa ba? Ang nakatawang tanong ni Coach kay Carlos. Ngunit si Carlos ay nananatili lamang nakaupo sa gilid ng kanyang higaan. Samantalang si Coach Kugumiya naman ay nakahanda ng pumasok para sa kanyang trabaho. Magandang umaga, gising ka na pala Carlos, sabi ni Coach. Sa wakas, bumangon na rin si Carlos sa kanyang pagkakatulog. Sa mga panahong ito, si Carlos naman ay nasa 3 taon na sa high school sa bansang Japan.
oras na ng agahan para kay Carlos. Ang kanyang paborito, ang natto o ang fermented beans, at hinahalo niya to ng hilaw na itlog. Siyempre, hindi ito kilala sa Pilipinas. Ang sabi ni Carlos nung una, hindi niya ito gusto. Pero dahil sa araw-araw niya itong kinakain, ay natutunan niya rin itong magustuhan at masarapan dito. Matapos ang 90 minutong paglalakbay sa tren, ay narating na ni Carlos ang kanyang paaralan. Ito ang prestigyosong paaralan ng mga sikat na manlalaro ng Japan. At maraming salamat kay Coach Kogimiya dahil natanggap si Carlos dito. Ito ang class ni Carlos. Ang mga classmates niya dito ay mga football player, basketball player, volleyball player, at iba-iba pang mahuhusay na manlalaro ng Japan. Sa mga panahong ito, si Carlos ay nag-aaral na ng isa't kalahating taon sa Japan, pero hirap pa rin siyang magsalita ng salitang Hapon. Ang hamon pa dito, ang lahat ng itinuturo ay nasa salitang Hapon. Ang aralin ngayon araw ay tungkol sa politika at ekonomiya. Para kay Carlos, ang mga salitang nakasulat sa pisara ay lubhang napakahirap. Kaya ang tanging ginagawa niyo na lamang ay isulat ang mga ito. Si Carlos ay atentibong nakikinig sa mga turo ng kanyang guro. Dahil para sa kanya, ang salitang Hapon ay mas importante kaysa sa mismong aralin na kanyang inaaral. Matapos bawat klase ay pumupunta siya sa National Gymnastics Training Center upang magsanay naman. Maraming mga sikat na atleta ang nagsasanay dito. Isa lamang dito si Kohei Uchimura. Mga alas 3 ng hapon ay nakakarating si Carlos sa pasilidad na ito upang siya ay magsanay at mag-insayo. At mga ilang sandali lamang ay darating na rin si Coach Kogimiya. Karo, nani yarita? Kasi so, you have to use the 4 CDs kasi. Ang gagamiting aparato ngayon ni Carlos ay ang floor apparatus. Mababa lamang ang taas ni Carlos. Siya ay may taas na 148 cm lamang. Ngunit siya ay may makapangyarihang pagtalon. May mga araw na ang kanyang pagsanay talagang kahanga-hanga. At pag siya ay nagseryoso, lalo talaga itong kahanga-hanga. Isa sa mga moves na ginagawa sa Olympics ang stretch double somersault na makikitang ginagawa ni Carlos dito. Binanggit ni Coach Kogimiya na talagang ang mga activities ay talagang napakahirap, ngunit kailangan mag-focus ni Carlos sa pagkakataong ito. Ang bawat training ni Carlos ay kinukuhunan ni Coach Kogimiya ng video upang masusing mapag-aralan ang mga ito. Ang vault apparatus ang isa sa pinakapaboritong laruan ni Carlos kung saan siya ay nakakuha ng gintong medalya sa apparatus na ito. Kapag si Carlos ay umabot na sa edad na 18, ay makakalaban niya na sina Kohei Uchimura at Kenzo Shirai, isa sa mga matatag na panlaban ng Japan. Ang isa sa malaking hamon kay Carlos ay makamit ang tamang performance sa bawat aparatos na gagamitin sa gymnastics. Dahil nabanggit ni Coach Kojimiya na ang pagitan ng senior at junior level ay napakalaki ang gap, at kadalasan ang mga junior ay nasa hulihan ng scoreboard. Sa top level ay makakatungguli niya si Uchimura at si Shirai. Kaya kailangan niyang paghusayin ang bawat routine at pagsasanay sa bawat aparatus.
Para Tomas, ang competitive skill ni Carlos ay naghahanda ng special routine si Carlos at ang kanyang coach na si Kugimiya. Nagsasanay silang gawin ang pinakamahirap na routine sa gymnastic, ang tinatawag nilang bolt rush o double handspring with two forward somersault. Ito ang kanyang kailangan ma-accomplish. Kung titignan mo ang routine na ginagawa nila Carlos, ay mas mahirap pa ito dahil ito ay may tatlong ikot sa himpapawid at kailangan mo ng mataas na talon upang ma-accomplish ang bagay na ito. At ang isa pang mahirap dito ay hirap mong makita ang sahig, kaya lalo itong napahirap. Makikita mo na talagang nahihirapan si Carlos sa routine na ito. Binanggit ni Coach Kugimiya sa kanya na dapat mataas ang kanyang talon sa unang bahagi pa lamang ng routine. Kailangan niya nito ng matinding focus sa timing upang magawa ito. Kailangan magawa ng tama ang element na ito dahil pag nagkamali ka ng bagsak, malaking puntos ang maibabawas sa iyo. Kapag mataas ang antas ng difficulty, mas delikado ito. Tinanong siya ni Coach Kugimiya kung anong pagkakaiba, ano ang nararamdaman niya pag siya ay lumalapag sa sahig. Malaki ba ang agwat? Malapad? Maliit? Sinabi ni Coach na kailangan niyang hanapin ang dahilan kung bakit niya hindi nakukuha ang tamang paglapag. Minsan ay nabanggit ni Carlos kay Coach Kugimiya na dinadapuan siya ng takot pag ginagawa niya ang element na to. Ngunit kailangan niyang hamunin ang kanyang sarili. Minsan, pag hindi nagiging maganda ang kanyang pagsasanay, nakakaramdam siya ng insecurities dito. Ito ang kanyang nararamdaman pag ginagawa ang pagsasanay. Sa obserbasyon ni Coach Kugimiya ay parang naglagay na ng limitasyon si Carlos sa kanyang kakayahan. Kaya hindi niya nabibigay ng 100% ang kanyang pagsasanay. At yun ang naitanim niya sa kanyang kaisipan. Kaya halos madali siyang nagigive up pag siya ay nahihirapan. Naniniwala na si Coach Kugimiya na pag nagtuon si Carlos at nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili, ay magagawa niyang lumaban sa kompetisyon at maaari pa siyang makapag-uwi ng mga medalya. Para makapag-compete sa matataas na level ng kompetisyon si Carlos, ay kailangan niyang sanayin ang sarili sa pag-accomplish ng matataas na antas ng elements na ginagawa sa gymnastics. Ang ma-overcome ni Carlos ang takot at maging kumpiyansa sa sarili ang gustong mangyari ni Coach Kugimiya. Ito ang Tokyo Hachioji University at dito nagtatrabaho si Coach Kugimiya. Yatikita no wa taikukan. Coach Kugimiya ay nagtuturo bilang assistant teacher at nagbibigay ng training sa mga future teacher ng PE. Sa maliit niyang kinikita ay pinagkakasya niya ito para sa kanya at para sa mga gastusin nila ni Carlos. Ano nga ba yung tunay niyang dahilan kung bakit kailangan niyang suportahan ng ganito katindi si Carlos? Sinabi niya na talagang napakahirap na sumuporta sa isang atleta. Kung bakit ko ginagawa ito, ay dahil nakita ko ang kanyang potential nung kami ay magkita sa Pilipinas. At sa best element na kaya niyang gamitin, nakikita ko na pwede siyang maging isang mahusay na atleta sa Olympics. Talagang kahanga-hanga si Carlos. Sa aparatos na ginagamit niya, talagang pwede siyang manalo ng medalya. Ngunit batid ko rin na malayo pa ang aming tatakbuin para marating ang aming mga pangarap. Noong kanyang kabataan, si Coach Kugimiya ay isang mahusay na atleta na gustong lumaban sa Olympics. Ngunit dahil sa tinamong injury, ay maagang natapos ang kanyang karir sa pagiging isang mahusay na atleta. Dahil sa paghangad na ma-involve pa rin sa gymnastics, ay binigyan siya ng pagkakataon ng Japanese Gymnastics Association na maging coach sa labas ng bansa at ito nga ay sa Pilipinas. At dito niya na-meet ang atletang si Carlos at iba pang mga kasama nito. At dito na magbabago ang takbo ng buhay ni Coach Kugimiya. Napagkumpara niya pa ang kultura ng Japan at ng Pinoy. Pag ang Japanese, pag sinabihan mo na umalis na siya sa training dahil hindi siya nagpe-perform ng mahusay,
ay magmamakaawa ito na humingi ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang mga Pinoy, pag sinabihan mo nang umalis ka na, ay kusa na lamang itong aalis, sabi niya. Bukod sa hindi nila gustong magsanay tuwing Sabado at Linggo, kadalasan ay late pa sila ng mga 2 oras bago magsimula ang pagsasanay. Dito niya rin nakita ang kausayan ng batang si Carlos Yulo. Kaya sa pagkakataong to, sabi niya, ayokong masayang at kagalingan ng batang ito. At ito ang nagtulak kay Coach Kugimiya upang kupkupin at sanayin si Carlos. Ito ang kanyang bagong purpose sa buhay. Bagaman mahusay si Carlos ay ayaw niyang matuto ng ibang elements sa gymnastics. Yun ang observation ni Coach Kugimiya. At kadalasan pag nakikita niya itong nanonood ng TV, ay nakikita niya ito na hangang-hanga sa mga idolo niya. Ang gustong makita naman ni Coach Kugimiya ay mabago ang mindset ni Carlos na kaya niya rin abutin kung sino man ang inuudulo niya at abutin ang antas ng kanilang kakayahan. Inimbita ni Coach Kugimiya si Carlos na magsanay sa Japan at siya lahat ang sasalo ng mga gastusin nito at kung ano pang iba pang mga gastusin ang dapat nitong suportahan. Panoorin natin kung paano naging pagtanggap ng proposal ni Coach Kugimiya sa pagsasanay kay Carlos. Namasyal si Coach Kugimiya sa simpleng tirahan ni na Carlos sa kamay nilaan. Dito naman sa pagkakataong ito ay nakilala niya rin ang ina ni Carlos na si Mrs. Angelica Yulo. Makikita po natin sa video na tuwang-tuwang binabahagi ni Mrs. Yulo kay Coach Kugimiya ang mga larawan ni Carlos na nagpapakita nito ng kausayan sa paglalaro nang siya ay maimbitahan na lumaro sa Youth Olympics noong 2014. Hindi makapaniwala si Ginang Yulo sa pagpapasya ni Coach Kugimiya na kupkupin si Carlos upang mag-training sa Japan. Nabanggit ni Mrs. Yulo kay Coach Kugimiya na siya ay proud na proud dahil si Carlos ang napili na mag-training sa Japan. Dahil hindi lahat ng batang atleta ay nabibigyan ng pagkakataon na magsanay sa ibang bansa tulad ng Japan. Sa nakitang sitwasyon ni Coach Kugimiya sa lansangan ng Maynila, ay nabuo ang plano niya na kailangan niya talagang sanayin si Carlos sa Japan upang siya ay maging inspirasyon sa mga tulad ng ibang kapataan na naghahangad na maging isang mahusay na gymnast. Lumapit sa iba't ibang ahensya at eskwelaan si Coach Kugimiya upang makalikom ng tulong para sa pagtatraining ni Carlos sa Japan. At siya ay hindi naman nagkamali. Maraming gustong tumulong para si Carlos ay matuloy sa kanyang pag-iinsayo at pag-training sa bansang Japan. Sinabi ni Coach Kugimiya na maraming nagtulong-tulong upang matuloy ang training ni Carlos na ito sa Japan. At sa pagdating ng araw ay gusto niyang ipaliwanag sa batang atleta na ang kanyang tagumpay sa kanyang pag-iinsayo at pagsasanay ay dahil sa tulong ng nakararami. At sana ito ay huwag niyang makalimutan pag siya ay sisikat pagdating ng araw. Isang taon na ang nakakalipas nang umalis si Carlos sa Pilipinas at magsanay sa bansang Japan. At isa't kalahating taon na rin siyang nagsasanay sa pamumuno ni Coach Kugimiya. Sa kuha ng video nito, si Carlos ay nagsasanay para sa Youth World Championship. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay hindi pa rin handa upang lumuhok sa patimpalak. Marami pa rin bagay ang dapat itama at i-improve para sa kanyang performance. Para si Carlos ay makarating sa taas, kailangan niyang ma-overcome ang kanyang kahinaan. Ito ay kanyang dapat mahanapan. Sa una pa lamang ay batid na ni Coach Kugimiya ang kanyang kahinaan. Ito ang mindset ni Carlos. Katulad ngayon sa training na ito ay makikita mo na para siyang hindi gaanong seryoso. Susubukan niyo ulit, ngunit parang talagang wala siya sa focus. Minsan ay nasasabihin siya ni Coach Kugimiya kung talagang siya ba ay nagta-training o kung talagang training ba ang ginagawa niya. Dahil sa ganitong klase, hindi niya magagawang makipag-compete sa world competition. Nasabi pa ni Coach Kugimiya na kailangan niyang palakasin ang emosyonal na aspeto ng kanyang sarili. Hindi yan ang iyong limitasyon, sabi ng coach. Nais kong mas mataas na antas pa ng element level ang maabot mo, Carlos, sabi sa kanya ni Coach Kugimiya. Ngunit nananatiling tahimik sa Carlos at hindi sumasagot sa sinasabi ng kanyang coach.
Ano kayang nangyari sa loob ng isipan ni Carlos? Ang tanong ni Coach Kigmiya. Sabi niya ay nahihirapan na rin siyang basahin kung ano ang mga iniisip ni Carlos. Nasabi pa ng coach na naniniwala siya na ginagawa ni Carlos sa kanyang magagawa. At hindi niya rin ba alam kung sila ay nagkakaroon ng progress, forward, or ano ba talaga yung magandang environment para kay Carlos. Tama ba yung ginagawa naming approach sa training niya? Or medyo mahirap intindihin? Konting panahon na lamang ang nalalabi para sa darating na Tokyo Olympics. At nag-iisip pa rin si Coach Kugimiya kung paano papalakasin ang mental at emotional na part ni Carlos. Matapos ang pagsasanay ay umuwi na si Carlos at si Coach Kugimiya sa kanilang bahay. Kaagad ay nagsimula ng magluto ng hapunan si Coach Kugimiya. Nag-improvise siya ng masusustansyang pagkain para kay Carlos. Si Coach Kugimiya ay naging coach at tatay na rin para kay Carlos. Umiimbento siya ng masasarap na luto at masusustansyang luto para makatulong sa pagpapalakas ng katawan ng batang si Carlos Yulo. Nagsimula ng magluto ng masusustansyang pagkain si Coach Kugimiya. Kadalasan ang nilalagay niya dito ay mga masusustansyang gulay. At lahat ng pwedeng masustansya na ilagay ay nilalagay niya. Nasabi ni Coach Kugimiya na maraming injury na natamo ang mga muscles ni Carlos sa nakaraang training. Kaya kailangan niyang kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay para makarecover ang kanyang katawan. Hinaluan niya ang kanyang niluluto ng maraming soy milk dahil ang soy milk ay nagtataglay at mayaman sa protina na naniniwala siya na makakatulong sa pagbibuild ng muscles si Carlos at dinagdagan niya pa ito ng paboritong spice ni Carlos. Handa na ang kanilang hapunan at makakasama nila sa hapunan ang physiotherapist ni Carlos. Excited ng kumain sina Coach Kugimiya dahil niniwala siya na magiging makabuluan ang usapan nila ngayong gabi. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nananatiling tahimik si Carlos na kumakain. Tahimik lamang na animo naghihintay na may magbubukas ng usapan. Si Coach Kugimiya ang unang nagbukas ng bibig upang mangusap. Ang una niyang tanong ay, Carlos, kumusta na ang iyong balikat? Sumagot naman si Carlos at sinabi niyang, okay naman na po ang balikat ko. Tinanong naman ni Coach Kugimiya kung kumusta naman ang ibang parte ng katawan niya. Ngunit parang iba ang kanyang isinagot. Ang kanyang isinagot ay tungkol sa rings at parallel bars na malayo sa katanungan ni Coach Kugimiya. So, ito yung mga bagay na nagpapahiwatig na si Carlos ay kailangang mag-improve pa sa kanyang pangintindi sa salitang Hapones. Nais ni Coach Kugimiya na maging bihasa pa at lalo pang maipaliwanag ni Carlos ang sarili sa salitang Hapones. Hinikayat siyang muli ni Coach Kugimiya na gumawa ng diary tungkol sa kanyang kaisipan at sa mga bagay na ginagawa niya araw-araw tuwing siya ay nagsasanay at kailangan niya itong isumite sa coach. Sisimulan niya ang kanyang diary mula nang siya ay dumating sa Japan. Sa ngayon, si Carlos ay marunong nang sumulat ng simpleng salita at mga talata sa salitang Hapon. Sa tulong ng mga translating app ay nagawa niyang buuin ang kanyang diary at nakapagsusulat na siya ng hanggang 30 minutong content ng kanyang diary. Matapos ito ay kanyang isusumite sa kanyang coach na si Kugimiya. Bawat maling salita na isusulat ni Carlos ay unti-unting itinatama ni Coach Kugimiya. Inilalagay niya rin sa diary kung ano yung tamang dapat isulat sa diary. At kung ano yung tamang words na gagamitin ay kanya itong sinusulat upang nang sa gayon ay unti-unti maintindihan ni Carlos. Bawat mali sa kanyang isinulat ay ipinapaliwanag ni Coach Kugimiya nang ito ay kanyang matutunan. Sa ngayon ay marami pang mali sa mga isinulat ni Carlos at unti-unti itong tinatama ni Coach Kugimiya nang sa gayon unti-unti
ay matuturing magsalita at magsulat ng Hapones ang batang si Carlos Yulo. Ang talagang goal ng pagpapasulat ng diary ni Coach Kigumiya kay Carlos ay upang malaman niya kung ano ang nasa saloobin ni Carlos. Baka sakali ay maisulat ni Carlos ito sa kanyang diary. Ngunit sa kanyang gulat ay sinusulat lamang ni Carlos ang tungkol sa kanyang pagkain, sa kanyang mga training, at hindi nakalaman doon kung ano ang kanyang saloobin. Sinabi ni Coach Kigumiya na ang gusto niyang makita sa mga sulatin ni Carlos ay ang tungkol sa activity sa kanyang training, tulad ng kahapon maganda ang aking performance. At kung siya naman ay bumabagsak, ang gagawin niyang sasabihin ay pagbubutihin kong lalo at ito ang aking gagawin upang ako ay lalong mag-improve. Yun ang mga gustong makita ni Coach Kigumiya sa sulat ni Carlos. Tapos na ang aralin sa eskwelahan ni Carlos. Ngayon naman ay papunta na siya sa training gym. Sa kanyang pagpunta sa gym ay dadaan muna siya sa paborito ng store na nagpapaalala sa kanya ng kanyang bayan. Bibili siya dito ng baked sweet potato o kamote. Ito ang kanyang paboritong merienda. Yakimo? At habang siya ay naglalakad, ito ay ang kanyang kinakain bilang merienda hanggang siya ay makarating sa gym. Si Carlos ay sarap na sarap sa pagkain nito. Gustong gusto niya ang pagkain kamote dahil ito ay madalas hinahanda sa kanya ng kanyang ina nung siya ay nasa Pilipinas pa lamang. Malapit nang matapos ang buwan ng Nobyembre at kailangang puspusan na ang gawing pagsasanay ni Carlos. May magaganap na qualification round sa Philippines para sa darating na World Cup at kailangang makasali doon ni Carlos. Kailangan niyang sumampas sa kwalipakasyon para siya ay makalaban sa susunod na World Cup. Kailangan niyang mamaster ang pinakamahirap na element ng gymnastics, ang vault rush. Ito lamang yung natatanging element na maglalagay sa kanya sa pinakamataas na antas ng kwalipakasyon para sa susunod na kompetisyon. Makikita sa video ito na binibigyan siya ng mga instruction ni Coach Kigumiya kung paano ito i-accomplish. Makikita rito na lubang nahihirapan pa rin siya sa tamang paglapag pag ginagawa ang element ng bolt rush. Kailangan mong mailagay yung kamay mo ng mas mabilis pa at sa tamang timing para makuha mo ang eksaktong paglapag mo dito sa bolt rush. Sa ngayon, magbagal pa ang pagkilos ng iyong mga kamay, ani Coach Kigumiya. Sa ngayon, tulad ng dati, isang sagot, isang tango lamang ang makukuha mong sagot mula kay Carlos. Sa pagkakataong ito, uulitin ulit ni Carlos ang routine ng bolt rush. At sa pagkakataong ito naman ay lumapag siya at likod ang unang bumagsak. Nasabi tuloy ni Coach Kigumiya sa kanya na inulit mo lang yung dati mong mali dahil hindi ka masyadong nagko-concentrate. Sa ganitong ginagawa mo, magkakaroon ka lamang ng injury. Dapat isipin mong mabuti kung paano mo ito i-execute, ang sabi ni Coach Kigumiya. Para makapag-qualify sa darating na World Cup, kailangan matutunan ni Carlos ang paggamit ng bolt rush dahil yun lamang ang paraan para siya ay makwalify. Ngunit sa kadalasan ay paulit-ulit lamang niya nagagawa ang mga mistake pag piniperform ang bolt rush. Sa pagkakataong ito, makikita mo ang palabas ng gym si Coach Kigumiya upang magpahangin at iniwan niya lang mag-isa si Carlos sa loob ng gym. Makikita natin dito na naiwang mag-isa si Carlos sa loob ng gym. Nakatalungko na kayo ko at tila nag-iisip ng malalim. Tila nag-iisip kung paano niya ma-accomplish ang element ng bolt rush. Dumating na naman ang oras ng pagsusumite ng kanyang diary kay Coach Kigumiya at sa pagkakataong ito, tila iba ang laman ng kanyang diary. Isinulat niya ngayon sa kanyang diary ang nilalaman ng kanyang kaisipan patungkol sa mga training na kanyang ginagawa. Kimio,
Makalipas ang dalawang araw, heto ang All Japan National Team Competition sa Takasaki City sa Gumna Prefecture. Isa si Coach Kagumiya nagaganap na bilang isang hurado sa kompetisyon na ito. Dumating si Carlos bilang isang manonood sa gaganaping kompetisyon. Inanyayahan siyang dumalo ni Coach Kagumiya para malaman niya kung kaano kagagaling ang mga gymnast na sasali sa palarong ito. Ano kaya ang mararamdaman ni Carlos habang nanonood? Siya kaya ay mai-inspire o panghihinaan ng loob habang pinapanood ang kompetisyon na ito? Inanyayahan ni Coach Kagumiya sa Carlos na panoorin ang palarong ito para malaman niya kung ano ang kulang para sa kanyang mga pag-iinsayo. Para malaman na rin kung saan siya kailangan mag-improve sa kanyang mga araw-araw na activity. Isa sa mga maglalaro ngayon ay si Kenzo Shirai, isa ring floor at vault specialist na tulad ni Carlos. Hawak ni Kenzo Shirai ang lahat ng record ng limang elements ng gymnastics, ang floor, ang vault at iba pa. Ang susi sa kagalingan ni Kenzo Shirai ay ang matinding determinasyon at paniniwala sa sarili na pag kaya niyang isipin ay kaya niya rin itong gawin. Walang isang bagay na hindi ka magagawa kung ito ay paniniwalaan mo na makakaya mo. Ito ang konsepto ni Kenzo Shirai. Ang kumpiyansa sa sarili ang pinapaniwalaan ni Coach Kagumiya na nagkukulang sa katangian ni Carlos. Chouba no engi. Ang performance na ginawa ni Shirai ay ang Shirai Kim Jung. Isang Yuchenko triple twist ang kanyang ginawa. Halos perpekto ang paglapag nito sa sahig. Si Carlos naman na nanonood sa bench ay hindi mapakali sa napapanood niyang performance ni Kenzo Shirai. Balikan naman natin ang isinulat ni Carlos sa kanyang diary. Ito ang kanyang sinulat. Lahat ng mga gymnast ay kahanga-hanga, lalo na si Kenzo Shirai. Ito ang nakasulat sa kanyang diary nung araw na yon. Ngayong araw ay maagang dumating si Carlos sa gym, maaga di tulad ng dati, at nagsimula na siyang magsanay na mag-isa. Sa pagkakataong to, may bago siyang ginawa. Meron siyang isang sinulat sa papel, at ito ang kanyang training plan. Ipinakita niya ito kay Coach Kagumiya, at natutuwa naman ang coach, kailan mo sinulat ito? Kanina, habang nasa eskwelahan, sabi niya. At ang nakakamangha dito, ay sinulat niya itong mag-isa. Hindi tulad na lagi siyang sinasabihan ni Coach Kagumiya. Ito ay kusa niyang ginawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkusa siya para sa kanyang training plan. Nang dumating si Coach Kagumiya, ay umupo lamang ito ng tahimik. At tahimik rin na pinapanood ang ginagawa ni Carlos. Tuwang-tuwa si Coach Kagumiya nang makita si Carlos na ganito ang kanyang ginagawa. At parabang nasabi niya sa kanyang sarili na sa wakas ay ibinibigay ni na Carlos ang kanyang 100% sa pagsasanay. Hindi maglalaon ay kailangang dumalo ni Carlos para sa kwalifikasyon sa kompetisyon na gaganapin sa Pilipinas. Nang matapos ang kanyang pagsasanay sa araw na iyon, ay binigyan siya ng mga pointers ni Coach Kagumiya para sa gaganapin kompetisyon sa Pilipinas. Sa kanilang pag-uusap, ay tinanong siya ni Coach Kagumiya kung ano ang kanyang objective sa kompetisyon sa Pilipinas. At sumagot si Carlos, kailangan ko pong hindi makagawa
ng pagkakamali. Yun ang kanyang sagot. From me, Ma'am Nuna, complete your target. And second is, don't do the lazy training. Don't feel so big pressure. But you have to try your best. What you can. Just, first of all, don't be patay. So, don't give up. Totoo nga bansang Pilipinas ang kinalakhan ni Carlos. Pero sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ni Coach Kogumiya ay ipapadala niya ang kanyang anak sa isang napakalaking hamon. Buwan ng Desyembre, lungsod ng Maynila. Isang araw bago ang kompetisyon ay papunta si Carlos sa lumang gym na kanyang pinagsasanayan. Dito siya nagsimulang magsanay sa edad na 8 at makikita mo rito na nandun na rin ang kanyang mga kaibigan. Masayang binati ni Carlos ang mga dating kasamaan sa pagsasanay at ang kanyang mga kaibigan. Habang matamang nanonood ang mga kasama, ay ipapamalas ni Carlos ang kanyang natutunan sa element na Voltrosh. Lodge nesta. Sa Pilipinas ay halos walang tatalo kay Carlos. Ngunit sa isang maliit na pagkakamali ay maaari siyang hindi makasama sa kompetisyon. Kailangan niyang magawa ng tama ang lahat ng kwalifikasyon nang sa gayon ay hindi may kompromiso ang kanyang pagsali sa World Cup. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng malaking pressure para kay Carlos. Ika-12 ng Desyembre, araw ng kompetisyon. Ang mga makakasali sa kompetisyon na ito ay ang mga atletang nakakuha lamang ng tamang puntos. At sa biyaya ng Diyos ay kasama si Carlos sa mga ito. Bago magsimula ang kompetisyon ay pinakita ni Carlos ang kanyang notebook. Nakatala dito ang lahat ng kanyang gagawing routine sa araw ng kompetisyon. Ang unang element na kanyang gagamitin ay ang floor apparatus. Walang halos naging problema sa paggamit ng floor apparatus at ito ay isang magandang panimula. Ang kasunod na element na kanyang gagamitin ay ang vault. Siya ay magsasagawa ng 2 performance at ang magiging mean average ang kanyang final score. Ang routine na isinulat ni Carlos ay katakatakang hindi niya isinama ang napakahirap na pinagsasanayan niya ang bolt rush. Ang tanong, mas nabili ba ng simpleng vault si Carlos para ma-avoid ang pagkakamali? Sa vault na to ay gagawin niya ang drigs. Ito ay may 2 kalahating ikot sa ere. Nagawa niya ng mahusay ang drigs, ngunit hindi perpekto ang paglapag.
nakakuha siya ng 14 points dito. Nasa pangalawang vault performance na si Carlos. Kung walang gaanong pagkakamaling mangyayari, ay magiging safe na ang pagsali niya sa World Cup. Nasa pangalawang vault performance na si Carlos, pero tila natatagalan yata ang kanyang preparasyon sa vault na to. Sa vault na to, ipapakita niya ang Lu Yun na inaasahang madali lamang niyang magagawa. Ngunit sa pagkamangha ng lahat ay iba ang kanyang ginawa. Pinereform niya ang Roche, ang pinakamahirap na klase ng vault. Hindi man naging perpekto ang kanyang paglapag, ang importante ay nagapi ni Carlos ang kanyang takot. Kaya matagumpay niyang naisagawa ang Roche. Bagamat hindi nagawa ng perpekto ni Carlos ang paglapag, ay nakangiti ito dahil nagapi niya ang takot at nagawa niyang i-perform ang vault Roche. Pumasa si Carlos sa qualification at napasama siya sa Philippine team. Hindi ganong naging maganda ang performance ko sa Roche, pero natutuwa ako at nagawa ko ito, sabi ni Carlos. At natutuwa rin akong ibahagi sa aking mga kaibigan ang aking natutunan sa Japan. Sa Japan, sobra akong nadidepress, ang sabi ni Carlos. Pero hindi ako nagsisisi dahil malaki ang naging improvement ko sa sarili ko, ang sabi niya. Sobrang hirap ng pagsasanay ko sa Japan, pero itong naging susi para maging mahusay ako, ang sabi ni Carlos. Kahit na sobrang depressed ko at sobrang pagod ko na sa pagsasanay, ay natutunan ko itong makonquer. Magmula nang magpunta ako sa Japan, ay higit kong nakilala ang aking sarili, ani Carlos. Chofu, Tokyo, nakabalik ng muli si Carlos sa Japan. Mula sa katatapos na kompetisyon sa Pilipinas, balik na uli siya sa apartment na tinitirhan nila ni Coach Kugimiya. Kababalik naman ni Coach Kugimiya mula sa kanyang trabaho. Tuwang-tuwa namang gustong ikwento ni Carlos ang mga nangyari sa kompetisyon sa Pilipinas. Kumuha ito ng video mula sa mga performance niya at kanya itong iparinisenta kay Coach Kugimiya. Mahusay ka, Carlos, ang sabi ni Coach Kugimiya. Sa susunod, dapat makatayo ka na dito ng tama. Tuwang-tuwa si Coach Kugimiya sa mga improvements na nagawa ni Carlos. Kaya naman paulit-ulit nilang pinapanood ang kompetisyon ni Carlos sa Pilipinas at kanila itong pinag-aaralan. Carlos, ano pa sa tingin mo ang kulang? Tanong ni Coach Kugimiya. Kailangan ko pong dagdagan po ang lakas ng aking pagtalon, ang sabi ni Carlos. Ano naman ang naging dahilan para hapunin mo ang sarili mo sa vault Roche, ang tanong ni Coach. Tahimik na sumagot si Carlos at sinabi niya na, "Lagi po akong natatakot magkamali, Coach. Pero sa pagkakataon na to, hindi na po ako natatakot. Tulad ng dati, tuloy na naman ang paggawa ni Carlos ng diary at isinasubmit ito kay Coach Kugimiya. Pero ngayon, iba ang kanyang sinulat sa kanyang diary.
isinulat niya ang kanyang karanasan sa kompetisyon sa Pilipinas. Sinabi niya na sinubukan niyang i-perform ang Rush ngunit hindi perpekto, pero siya ay natutuwa. Sinabi ni Coach Kugumiya na siya ay natutuwa sa naging gawin ni Carlos. Na natutuwa na siyang hamunin ang sarili sa bawat pagsasanay na ginagawa nito. Natutuwa si Coach Kugumiya na natutunan na ni Carlos na mapag-isa sa pagsasanay sa kanyang sarili. Sa huli ay naintindihan na rin niya kung bakit kinakailangan siya na magsanay ng ganong kahigpit sa gymnastics. Sinabi rin niya na isang mabuting bata si Carlos Yulo. Makikita natin dito na tumaas na ang kumpiyansa ni Carlos sa kanyang sarili. Ang bolt rush na dati niyang pinaghihirapan ngayon ay nakakaya niyang gawin at mas improve na ito. Magaling, magaling, magaling Carlos, ang sabi ni Coach Kugumiya. Bakit hindi mo pinakita to sa competition, sabi niya. Sa ganitong practice mo ngayon, sigurado ako makakakuha ka ng medal sa competition at sa Olympics. Sinabi ni Coach Kugumiya na natutuwa siya at nagawa na rin makita ni Carlos ang kanyang goal bilang isang atleta. その通じて自分から前へ進む力を手に入れつつある、フィリピンの少年。そして、それを手探りで支え続ける日本人コーチ。東京の片隅でひっそりと続く2人だけの練習。その先に夢の大舞台が待っています。